Samantala, gumulong na ang ikatlong round ng peace talk sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng NDF o ng National Democratic Front. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang masalimuot na usapin ng pagpapalaya sa mga political prisoner at ang joint ceasefire. Live mula sa Rome sa Italy, may report si Raffy Tima. Raffy. Jessica, pangalawang araw na ngayon itong round 3 ng usapang pangkapayapaan dito sa Roma. So far, so good ayon sa mga negosyador natin mga nakausap. Pero masalumot pa rin mga yung issue ng bilateral ceasefire agreement na simula pa lang noong second round ng usapan sa Oslo ay nais na sanang mapirmahan ng pamahalaan. Ang NDFP nais na mapalaya muna ang halos 400 political prisoners bago ito may isakatuparan. Ang maganda lang ngayon na Jessica, bagamat hindi nagkakasundo sa mga isyong ito, umuusad naman ang usapan sa iba pang issue na kailangang maresolba. At tuloy-tuloy lang ang usapan. Tatlong malalaking isyu ang ilan lang sa inaasahang matatalakay sa ikatlong round ng negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front Peace Panel, ang Joint Ceasefire Agreement, amnestia, at ang iginigit ng NDF na pagpapalaya sa may halos 400 political prisoners. Ang mainit na usaping ito, idinaan lang sa biruan ng dalawang panig. I am also hopeful we can meaningfully discuss the issues that persistently confront our negotiating table, such as this prison cabinet, prisoner releases. We have repeatedly raised the issue of the release of all the NDFP listed political prisoners as a matter of justice and obligation on the part of the GRP under Tarik. We have also been repeatedly assured by our colleagues on the other side of the table that sadly, close to 392 to be exact, of these political prisoners still remain in jail. Minsan ang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi pa siya bukas sa pagpapalaya sa iba pang political prisoners. Pero puno ng pag-asa ang dalawang panig na magkakaroon ng kasunduan. Kasama sa dumalo sa pag-uusap si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at ilang mambabatas. Si NDFP Founding Chairman Joe Masison, kinumpirma ang posibleng pagkikita nila ni Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng third round ng usapan. Umaasa naman ang Royal Norwegian Government na siya pa ring host ng pag-uusap na matutupad ang kagustuhan ng dalawang panig na matapos ang usapang pangkapayapaan sa lalong madaling panahon. Ngayong umaga dito sa Roma, Jessica, ay pinag-usapan sa panel meeting yung mga concerns ng bawat isa patungkol sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, yung CARIL. Ang NDF, iginigit pa rin sa na dapat tuparin ang pamahalaan yung pangako nito alinsunod sa CARIL na palayain na yung mga natitira pang halos sa 400 political prisoners. Bagay na pinapaliwanag naman ng Government Peace Panel ang mga legal na akbang na kanilang ginagawa para maipatupad ito na hindi ito basta-basta pwedeng gawin, hindi tulad sa pagpapalaya ng ilan sa mga dumadalo ngayon dito sa pag-uusap. Bago kasi yung unang round ng usapan sa Oslo, ay mahigit 20 consultants yung pinalaya. Pero dahil 372 yung hinihiling ng mga palaya ngayon, medyo matatagalan daw talaga itong gawin. Bagamat hindi pa nagkakatugma sa ilang usapin, posible naman umanong may mapirmahang kasunduan o mga supplemental agreement bago pa man yung pagtatapos itong third round ng usapan sa susunod na linggo. Isa rito yung mga mekanismong kailangang pagkasunduan ng dalawang panig bago tuloy ang mapirmahan yung inaasam na bilateral ceasefire agreement. At yan pa rin ang latest mula dito sa Roma, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima.